sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Sir Honor. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi prior pa. To the call? Hindi pa, Sir Honor. So, ito po yung kauna-unahan. Yes, okay. Sir Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP eh direct ang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba yung normal procedure? Hindi normal, Your Honor. Hindi normal yung yes. Pagtawag po sa inyo ng diretso. Yes, ni Chief PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honor, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel, na ikaw na-assign na doon, so mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono eh si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka bakit ng isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, hear the truth. Kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honor, because masayahan ka. May impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors. Na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon. Tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. Ah, so nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang rango po ninyo is major. Major, yes. Is major, tama po ba? Major, okay. Yes, Your Honor. So nung kayo po nagkausap ni din Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So your honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung matay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, so pag Your Honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate? Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina 18 days? Yes, Sir. Na disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugaliin ko talaga yung kausapin yung mga police na nandoon assigned. Kasi nung dumating ako 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police ng commission officer, yung mga sarhento, na magparelieve sila kasi takot sila na ako ang hippie,
na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na itong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP De La Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may nagbibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansyon ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mrs. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes. Ang binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So nasa na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honor, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, Arias, Nias, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio, Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una, pinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo, dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa isang sa number 12 page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo I personal reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Your Honor. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi na kay Chief PNP, Your Honor, pati sa presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay CPNP De La Rosa, Your Honor. So yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso po kayo nagre-report? Normal po ba isang, at that time sabi ninyo major kayo, normal po ba yon na isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors, hindi okay. Normal. So ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP ba to? Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair.